12 na po ng tanghali at 1 balita Pilipinas na. Ito si Chinkitan, ang iyong pambansang world coach. Kayo ba ay nautangan na ng pera ng inyong kaibigan at kamag-anak at di nagbayad? Amen! Nako, napakahirap po talaga magpahiram sa kaibigan at kamag-anak. 5 dahilan po kung bakit po ay nako mag-take na kayo ng note. Number 1, nako. Chances are, no, ang hirap maningil. O pag ikaw ay maniningil, parating sa sagot sa'yo, sa katapusan na ako magbabayad, sa katapusan, katapusan na po ngayon. Hindi ka ba nakakaunawa? Katapusan ng mundo. That's number 1. Number 2, minsan pagka mag-anak at kaibigan, nako, minsan nagkakahiyaan. Nakakahiya naman maningil. Baka sabihin niyo, mukha akong pera. Ay, nako, diba? That's number 2. Number 3, sa totoo lang, ha, malamang, nako, ito lang nga, atin-atin lang to. Pag ikaw, hindi ka na talagang dinededma ka na, sinisinson ka na, mas mataas ang chance na hindi ka na mababayaran. At number 5, isa pang dahilan kung bakit ang hirap magpahutang sa mga kaibigan at kamag-anak, masisira lang ang inyong pagsasamahan. Diba? Ito lang nga. Ikaw ba, may mga nanghiram na po sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na hindi po nagbayad? Oo, umamin ka. Kaya nga, ang tanong, Chinky, ano po ang gagawin ko kung may mga kamag-anak, kaibigan na manghihiram? Una, oo. Huwag kang magpapahiram ng pera hanggat di kayo nag-uusap bilang mag-asawa. O, kasi huwag mo natin ilihim po yan. Bakit po? Pag nalaman, at syempre naman, di nakabayad. Pag tinanong ng misis at mister na saan ang pera po natin, baka away pa ang ending yan. That's number 1. Kaya kailangan po, transparency and honesty in a relationship. Pangalawa, huwag magpahiram ng pera na hindi mo kayang ipamigay o italo. Diba? Kaya nga kaming mag-asawa, mayroon po kaming rule, mga kapatid. Pag may nanghihiram po sa amin ng 50,000, ang narinig ko, pahingi, hindi pahiram. Oo, ng pahingi ng 50,000. Mag-uusap kami mag-asawa, magkanong kaya nating ibigay just in case na hindi na ibalik, hindi tayo masasaktan, hindi masisira ang ating budget. 5,000. Sabihin ko, pare, 5,000 lang kaya ko. Oo. Just in case na bumalik, praise the Lord. Pag di bumalik, ika nga, abuloy na yung condolence. Diba? Hindi masisira ang samahan natin. At kung nagbabalik man, at mangungutang muli, pwede ko sabihin, I know what you did last summer, di ba? So, hindi mo pa nababayaran, baka mag-away pa kami ni Mrs. pagka nanghiram tayo ulit, magkakaproblema tayo. May excuse ka na. At pangatlo, magpahiram lang po sa mga taong may kakayanan na magbayad. Kung wala talagang kakayanan, yun nga, tumulong na lang po kayo, di ba? Mas maganda na natulungan nyo na ang iyong kaibigan at kamag-anak at huwag na kayong magpautang kesa masira ang iyong pagkakaibigan at relasyon. Sana naman po nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Bueno mano, sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes, black belter na nakasparing ng 17 anyos na yellow belter sa Bulacan, iginiit na menor de edad pa lang siya at aksidente lang talaga ang nangyari sa Dalagita. Maraming pagkakataon po na may open spots pero sparring lang naman po. It's like more on study spar kaya hindi ko po siya masyadong sinisipa. Ina ng yellow belter, ipinauubayan na raw sa publiko at mga otoridad ang nangyari. Mga datos na ninakaw at binurah ng mga hacker sa DOST, sinusubukan pa rin daw na i-recover. Pag-uusapan natin. Mga klase sa public school sa Cebu City, isinusulong na gawing alas 11 ng umaga lahat ang uwian habang umiiral pa ang matinding El Nino. Bilang ng mga Pilipinong sugatan sa malakas na lindol sa Taiwan, pumalo na sa 4. Kakayanin na rin ba ng Pilipinas kung dito tatama ang magnitude 7 pataas na lindol? At lahat ng mga barangay sa bansa, pinaghahanda na sa espesyal na episode ng Eat Bulaga bukas. Init, init pa! Yan ang latest sa showbiz, Kinahan! Ngayong tanghalian!
kasalo si Cheryl Cousin. Juan Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Matindi na nga ang init, wala pang tubig. Yan ang kalbaryong dinaranas ngayon ng maraming lugar sa Cebu. Dahil dito, gusto na raw ng provincial government na gawing morning shift ang lahat ng klase sa public schools mula elementarya hanggang senior high school. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May gusto, Cheryl, dahil nga sa init ng panahon, tinatrabaho na ni Cebu City Mayor Michael Rama na wala ng in-person o face-to-face classes pagkatapos ng alas 11 ng umaga sa buong syudad. Unahin sa implementation ang public schools. Ayaw naman daw ni Mayor Rama na mag-online classes ang mga estudyante dahil unproductive daw ito at maglalaro lang sa bahay ang mga bata. Dahil dyan, oras na mailabas ang executive order, lahat ng klase ay sa umaga lang magaganap. Sa ngayon, habang inaabangan yan, ito ang katanungan ng marami, Cheryl. Ano ang mangyayari sa mga klase na nakaschedule ng tanghali at hapon? Sa ngayon kasi, tatlong shifting ang klase sa pampublikong paaralan dito sa Cebu dahil kulang ng classrooms. Isa pang problema, Cheryl, yung nabawasan pang alokasyon ng tubig mula sa Metro Cebu Water District o MCWD. Umabot na raw kasi sa 39,403 cubic meters ang nawawala dahil sa dry spell. Wala na rin kasi halos tubig na dumadaloy mula sa ilog. Ang Haklupan Dam na magbibigay sana ng 30,000 cubic meters per day ng tubig ay nasa 14,000 cubic meters per day na lang ang alokasyon. Ang Buhisan Dam naman ay meron na lang 3,400 cubic meters per day sa halip na 6,000. Ang Lusaran River ay 15,000 cubic meters na lang na dapat sana ay 30,000 cubic meters. Ang Compostela Mactan Rock ay zero production na, instead of 10,000 cubic meters per day. Ang Carmen Bulk Water Supply ay nakakasupply pa rin naman ng kanilang normal na 30,000 cubic meters per day. Magpapadala na ang MCWD ng water tanker trucks sa mga lugar na wala ng tubig sa gripo. Nakadeploy din ang dalawang portable water siphoning and filtration equipment ng MCWD sa dalawang bukiring barangay ng syudad. Cheryl, ang inaasahan ngayon ng MCWD ay mga groundwater sources na patuloy na magsusupply ng tubig sa Metro Cebu. Patuloy din ang konstruksyon ng desalinization plant o pagproseso sa tubig galing sa dagat na inaasahang magsusupply ng tubig sa susunod na mga buwan. Yan muna ang mga latest dito sa Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga Pilipinong nasaktan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Sa report ng Department of Migrant Workers, nagka-head injury mula sa nabagsakang debris ang ika-4 na biktimang OFW. Ligtas naman na raw siya sa panganib at ginagamot na ng isang doktor. Itong magnitude 7.2 na lindol na tumama po sa Taiwan ang itinuturing na pinakamalakas na lindol sa lugar sa nakalipas na higit 2 dekada. Pero hinahangaan sila dahil sa pagiging handa at mabilis ang pag-aksyon. Ayon mismo sa FIVOX, maihahalin tulad ang naturang lindol sa pinangangambahang The Big One dito sa Pilipinas. Para pag-usapan yan, magkakasama natin Director Edgar Posadas, ang spokesperson ng Office of Civil Defense National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Magandang tanghali, Michelle. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Salamat. Thank you for this opportunity, ma'am. At salamat din po sa inyong oras. Director, dito po sa inyong naging obserbasyon sa nangyari sa Taiwan. Ano po ang maaaring matutunan ng ating bansa sa kanilang pagdating sa kahandaan po dito sa malakas na lindol? Sa aking personal and siguro sa tagal ko rin dito sa Office of Civil Defense, Cheryl, siguro ang natututunan natin dito is we should not stop preparing for the eventuality po ng ganitong sakuna. Halintulad na mention nyo kanina, yung na halintulad dito dun sa scenario na kung sakasakali magkaroon ng pagyanig itong West Valley Fault, no?
At yan din po ang ating pinaghahandaan na how do we do that, yung quarterly NSET na ginagawa natin. However, yan din po ang pananaw ng ating chair ng NDRIMS yet, si Secretary Teodoro at saka si Yusek de Pomoceno. Of course, importante yung muscle memory natin on the duck, cover, and hold, Ms. Cheryl. Ano? Pero we should do more than that. Kasi dun sa ganung scenario na around, siguro, more than almost 40 to 50,000 ang pwedeng masawi, ano? Kung sakasakali, lalo na dito sa Greater Metro Manila. Sa palagay po natin, hindi katanggap-tanggap yun. Ano? At yun ang talagang pinaghahandaan natin. At how do we do that? Actually, beyond the duck cover and hold, beyond the quarterly NSAID, ang tinututukan po natin ngayon, yung mga engineering interventions, we capitalize on available technology, available yung pong siyensya behind, no? Yung adherence natin to the building code, yung patuloy pong pag-assess, no? Just, kung hindi po ako nagkakamali, na ginawa ito nung kasama ang MMDA, ang NDRIMS at OCD last year, nag-walk the fault sila at in-assess nila yung mga ano pa yung posibleng pwede natin gawin na malapit dun sa West Valley Fault, Ms. Cheryl. Mm-hmm. And so far, dun po sa sinabi niyong isinagawang walk the fault, ano po ang mga nadiskubre at ano po yung mga aksyon na gagawin? But more or less, yung mga kagaya nung unang medyo una pa, no? May earlier pa, Ms. Cheryl, dati may mga bahay dyan, may mga schools na nandun on top of the fault at malapit. Ngayon na ang kung hindi ako nagkakamali na nabawasan na yan at yung mga local mga concerned local government units Ms. Cheryl, they are now more conscious and more into the implementation na malayo doon sa walang istruktura kahit na privado or panggobyerno man ano na dapat nakalagay doon sa ibabaw ng fault na yon. And we are also doing this, no? Hindi lang natin ito pinaghahandaan yung sa West Valley Fault because, Court, you mentioned kanina yung sa pag-aaral ng PBOX, no? In the country, there are about more or less mga 20 active faults and trenches, no? To the west side of Metro Manila is actually yung Manila Trench, no? Na pwede rin gumalaw and can even give a higher impact, no? Mas mataas na magnitude ng earthquake. So lahat ito, for a country that is laden with earthquake generators and not as advanced as Taiwan, doble kayod ang inyong Office of Civil Defense. At in terms of paghahanda, Ms. Cheryl, no, yung ang sinabi ng ating ni Secretary Teodoro at saka ni Secretary Yusek Nepomuceno, even our quarterly NSAID henceforth will be magkakaroon sila ng tweet, no, magkakaroon siya ng worst case scenario simulation exercise. I'll give you an example, no, nung kasabay nung first quarter earthquake drill natin na ginanap nung Marso ay nag-conduct ang Quezon City government, no? Ginawa nila sa gabi. Mm-hmm. And malapit tayo doon sa pinaka ground zero nung exercise and nakita ko kung paano nila ginawa in the area where there are a lot of high-rise buildings, how they evacuated even yung tinitirahan natin ngayon, ano? At nakita ko na talagang dapat mag-participate at talagang ginawa nila yon na pinakamalapit sa realidad. And that is how also our NDRIMS management and OCD management would like to do sa mga future na mga NSAIDs natin. Lagyan natin ng mga worst case scenario at paano kung bumabaha, umuulan, sa gabi, sa paaralan, how do we actually do that, no? Mm-hmm. And of course, ang key dito is really yung coordination in all levels hanggang sa lokal na pamahalaan. Mm-hmm. Hindi dito po sa NCR talagang kaliwat kanan eh talagang makikita mo ang matataas po na mga building, ano, hindi man sila nasa West Valley Fault along that fault eh maapektuhan at maaapektuhan po 'yan. Pagdating po sa structural stability, sino ng mga gusali, sino po ba dapat ang nangunguna dito sa pag-check at naisasagawa naman po ba ito? Yes, I think
With all due respect, though, I think even sa level ng this is the primary responsibility ng ating mga lokal na pamahalaan. Mm. And I would like to believe that they are on top of this. They are really very serious about this. Pati yung MMPA, pati yung, of course, ang DPWH, and the whole membership in the council. No? Talagang nakatutok tayo dyan. It's an advocacy, personal advocacy, even ni Yusek Nepomuceno, no? He writes kasi. So, in several articles that he wrote for the Philippines, for the big, for the Philippines Star, no? Ilang linggo niyang sinusulat ito para to instill awareness. At saka, meron din tayo, Ms. Cheryl, no? Yung mga available technology, at the tips of our fingers, no? Yung kagaya ng Hazard Hunter PH ng ating DOST, mm-hmm. and similar apps, no, na pwedeng ma-access ng ating mga mamamayan para alam nila what are the hazards actually that beset their communities, no? Kasi iba ang paghahanda ng mga for example, yung mga LGUs na malapit sa dagat, ano, kesa dun sa mga inland LGUs. Mm-hmm. Pero dito sa Metro Manila, why is it very important sa Greater Metro Manila, no, to include Bulacan and the nearby provinces? Kasi dito maraming tao, maraming high-rise buildings. At kasi ang earthquakes naman per se do not kill, but it's actually the effects of the earthquakes that kill. Mm-hmm. And very important ngayon, and I think yan naman ang ni-espouse ngayon, ano, nung yung mga earthquake proof na mga buildings, so to speak, yung mga green engineering, no? Even nga itong we have a new building, yung new admin building ng Office of Civil Defense, pinapa-assess ito at pinapa-installan ng seismic isolators, no? Mm-hmm. We have to take the lead in our quest for resiliency, no? At saka preparations for the for earthquakes na up to now science has not perfected yung pag-predict accurately kung kailan siya dadating, Ms. Sheridan. Director, maliban po dun sa regular na earthquake drill na isinasagawa po natin every now and then or every quarter, I think, ano po, ay nagkakaroon po ba kayo ng, I don't know if it's quarterly din, yung meeting na nagre-report na, o ito, na-check na namin yung structural stability nito. Hindi po nyo, hindi natin maiaalis na minsan kasi na-overlook. Or akala nila nagiging masyadong kampante and then it's too late bago hindi na na-check, nangyari na yung the big one. Ginagawa natin yan, Ma'am Sherry, parang on the side. Palaging yan ang even after a drill, no, we have a parang tinasabi natin na parang post-mortem examination of what happened, anong maganda, ano yung nakita natin na gaps. And how do we fill in these gaps? Ano? We do that. And in fact, kung hindi ako nagkakamali, just recently, mayroong memo na in-issue ang ating butihing executive director ng NDRIMC for the chair of the NDRIMC, of course, si Yusek Nepomuceno, na directing our regional offices, no? In all our 17 regions to do an inventory with the DPWH doon sa mga possible mga buildings. So, at saka yung mga... Just one of, isa lang to sa mga paghahanda na ginagawa natin, no, Ms. Sherry. Oo, Director, yung mga tulay natin. Yung ating... Yes, oo. Talagang take this seriously. Ito, kalapit-lapit natin talaga itong Taiwan. Ano? And I think if there's one thing, Cheryl, ano, this is actually, sabi natin, palagi natin sinasabi, preparedness is the key. But when do we actually say we have prepared enough? And mukhang in terms of earthquakes, we really cannot just take this sitting down. We have to really be proactive, mm-hmm. challenge ourselves, challenge existing policies, existing laws, para mas makaano tayo, at least man lang, natin kung God forbid na mangyayari yung mga casualties and yung impacts, no, particularly dun sa mga medyo may mga special na pangangailangan, ano, yung mga medyo sabihin na natin nandun sa poverty level, tapos yung may mga special needs ng mga kababayan natin, no? Kaya sinasama din natin ni Cheryl sa mga drills natin yung mga how to address the needs of this
for example, yung mga vulnerable sectors of our community. Mm-hmm. So sinasama natin yan. And we also would like to thank not only the government sector, but more importantly, yung ating private sector for their active participation, the academe, para din na maisulong natin itong earthquake preparedness natin. Mm-hmm. In fact, just recently, Michelle, before the first quarter ended, we had a some sort of an earthquake summit, no? And nandun yung gobyerno, nandun yung mga responders, nandun din yung private sector partners natin, mm-hmm. like the PTRS, no? Mm-hmm. Na conglomerate ng private sector na iba't ibang kumpanya who are actively supporting government's efforts. And I think that is the key here, no? Yung the whole of nation, the whole of society approach. And the role of the private sector, the academic, really very important. Director, panghuli na lamang po, muli ang ating paalala sa ating mga kapatid para po makapaghanda sa The Big One. Opo, sa ating mga kapatid, no, nakita po natin how devastating an earthquake could be. No, kagaya ito po, nangyari sa Taiwan na talagang kututusin, handang-handa sila dyan, and they have all the resources para po paghandaan at mag-respondin, which they did, no? Lalo po tayong dapat na doble kayo, doble ang efforts natin, ano? And we encourage each and every one of us, no? Because it will not spare anyone, no? Every one of us could be a victim somehow, no? So paghandaan po natin, seryosohin po natin ito, makialam tayo, let's learn about yung hazards sa ating mga communities. Makinig tayo sa kinauukulan, itong mga efforts ng inyong maliliit na efforts ng inyong pamahalaan on preparedness ay seryosohin po natin, because very vital po ang role ng ating mga kababayan, ng ating mga kababayan dito. And yun pong ating kaligtasan ay nagsisimula sa atin mismo as individuals. And in so doing, next to that, we could keep our families and our community safe, no? So that we could achieve our goal of at least, a successful earthquake preparedness, and hopefully yung dream natin of national resilience, ni Sharon. Marami pong salamat sa inyong oras, Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD-NDRRMC. Sa ibang balita, inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan na planuhing mabuti kung paano tutugunan ang mabigat na trapiko. Hindi rin naman daw kasi pwedeng isantabi ang pag-aayos sa mga kalsada. Magbabalita, Simon Gualvez. Higit 10 kalsada pa ang kukumpunihin ng Department of Public Works and Highways. Simula mamayang alas 11 ng gabi ang road repair sa bahagi ng north at southbound ng EDSA Mandaluyong. Meron din sa Ross Boulevard sa bahagi ng Pasay at Maynila. Hindi raw ordinaryong re-blocking ang gagawin, kaya tatagal ng 5 buwan ang pagkukumpuni. Ini-improve po natin talaga ng buo yung buong stretch ng Ross Boulevard, kasi daanan po yun ang malalaking truck. May aayusin din kalsada sa Quezon City na tatagal naman hanggang sa susunod na linggo. Ayon sa DPWH, muli rin kukumpunihin ang southbound lane ng Kamuning Flyover bilang paghahanda sakaling lumindol. Uunahin ang outermost lane at pagkatapos ang innermost lane naman na dinaraanan ng mga bus. 1980s pa rin kasi tinayo ang tulay na ito. Rumurupok na po siya. Kaya ito pong proyektong ito ay para mas mapalakas po ang, mas mapaigting po ang flyover na ito para sa safety na rin po ng ating mga motorista. Tatagal ng 3 linggo ang pagpapagawa sa Kamuning Flyover na magsisimula sa April 25. Taong 2022, una na itong isinara at kinumpuni ng 1 buwan. Sa mga expressway naman, pinag-aaralang tikitan at pagmultahin ng mga motoristang dumaraan sa tollways nang wala o kulang ang load ng mga RFID. Kasunod ito ng katakot-takot na traffic sa NLEX noong Miyerkules Santo. Bukod sa kumapal ang volume ng sasakyan na umabot ng higit 80,000, 5,000 pa rito ay kulang ang load, at 5,000 rin ang depektibo naman ng RFID sticker. Kaya natagalan sa pila ang mga sasakyan. Pag-uusapan pa raw ang detalye kung magkano ang ipapataw ng multa rito. Kinausap na rin daw ng Kongreso ang DPWH sa paglalagay ng mga signages para abisuhan ng mga motoristang walang sapat na load sa RFID. Umaasang Toll Regulatory Board na pagsapit ng Hunyo, ipatutupad na ang cashless o contactless program sa lahat ng tollways.
Dahil sa problema sa heavy traffic, inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya na magsumite ng rekomendasyon kung paano makakapag-adjust ang kanilang mga opisina at maayos ang kanilang work environment. The President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Miyerkules ng hapon, makikitang kumabig pa U-turn ang trailer truck na ito sa Port Area, Maynila. Nang tumagilid, ang dala nitong container. Kasunod nito ang isang siklista at isang motor. Buti na lang, nakatakbo yung mga sakay. Pero yung mismong bisikleta at motor, napipinang ng container nang kumalas sa tractor. Pinunot siguro ng penante yung sa bolt chewing yung... At wala naman po sinasabi siya na ganun na nangyari. Siguro po, natakot na sa aksidente. Kwento ng driver, inilipat lang ang container sa minamaneho niyang tractor head. Nasiraan daw kasi ang truck na unang may dala nito. Nagpapasalamat naman sa ikalawang buhay ang nakaligtas na delivery app rider. May lumagabog. Paglagabog, pagtingin ko sa taas, patumba na yung ano, patumba na yung trailer truck. Kaya nung ginawa ko nun, tumalon ako sa motor. Paglingon ko, wala na. Durog na yung motor ko. Nanginig yung buong katawan ko. Iniisip ko agad yung pamilya ko, sir. Nakipag-areglo raw may-ari ng trailer truck sa halagang 32,000 pesos para sa nasirang piyasa ng motor. Pero hindi pa ulit nagre-reply at sumasagot sa kanilang tawag. Sa Pasig, tumagilid din ang isang truck sa Marcos Highway, Barangay Santola, pasado alas 4 ng madaling araw. Ayon sa driver, galing silang Teresa Rizal at magdadeliver sana ng semento sa Maynila. Nang biglang sumabog ang gulong ng truck, dahil sa pagtagilid, tumapon rin sa kalsada ang karga nito. Natanggal na ang truck, pero nagdulot pa rin ang aksidente ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Inakay naman ng mga pulis ang lalaking ito na sinubukang tumakbo matapos magbenta ng nakaw na motor sa Fairview sa Quezon City. Ang kasabot niya, una nang pinadapa sa investigasyon. Lunes ng gabi noong nakawin ang motor sa harap ng isang bahay sa Barangay Commonwealth. Either binuhat, kinarga sa sasakyan kasi dalawa sila eh. O either may mga universal key na ginamit. Kinabukasan, nakita ng kaanak ng biktima ang motor na binibenta online sa halagang 40,000 pesos. Nakipag-transact agad yung kapatid ng victim doon sa mga suspects. Pina-test drive pa ng mga suspect doon sa victim at sa kapatid niya. Nung mabuksan doon sa compartment, andun yung ORCR na nakapangalan sa victim. No comment ang mga suspect na makaharap sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Mobile Journal, Kayla Magantan, hatid ang mukha ng balita. Sinusubukan pa rin ma-recover lahat ang sandamakmak na datos na nakuha at binura ng mga hacker sa Department of Science and Technology o DOST. Sabi ng DICT, hindi bababa sa 2 terabytes na data ang nakompromiso sa hacking noong April 3 at may posibilidad na mas malaki pa raw ang na-leak na files. Kasama sa nakompromiso ang ilang datos ng mga scientist, empleyado at ongoing projects ng DOST. Pangamba ng DICT, posibleng hindi na mabawi ang mga nawalang files kung hindi ma-retrieve ang inataking systems ng ahensya. Ito na raw ang maituturing na pinakamalaking data hack sa bansa. Bukod naman sa DOST, tinangka rin daw i-hack ang Philippine Citizen Identity Cards ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pero hindi pa malinaw kung may na-leak na datos. Sa kaugnay na balita, nabawi na ng DICT ang partial access sa network ng Department of Science and Technology. Kaugnay niyan, makakausap natin DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali po, Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-pakinig po. Thank you for having us. ASEC, kumusta po yung pag-recover natin sa full control nga po ng DOST website? Medyo ongoing pa ho siya, we beg the indulgence of our public, medyo matatagalan ho siya because very sophisticated ho ang ginamit na sistema ng mga hackers ho natin. It's akin to or maituturing natin siya na ransomware yung ginamit or in-employ na sistema ho ng ating mga threat actors po, Ma'am Sherry.
Mm-hmm. Sinabi niyo po, matatagalan, like wala talaga tayong kasiguruhan kung we're gonna even have full access again doon sa system? You have to, and this is where we beg the understanding of the public, hindi po siya ganun kadali, mm-hmm. Sherilly, kasi again, it's something, kung matatandaan niyo, para itong yung nangyari sa PhilHealth, na ang ginamit din na sistema or ginamit na pamamaraan ay yung ransomware, where they encrypt the whole data, they block access to the whole data. Mm-hmm. So even yung pag-verify doon sa mga claims ng mga hackers, mahirapan din ho tayo dahil naka-lockout pa rin ho tayo doon sa bulk of their systems. Hmm. Sa inyo pong initial investigation, ASEC, ano-ano po yung sensitive data na nakompromiso? At kasama po ba dito yung personal information ng mga empleyado at scientist? Yan na nga ho, Cheryl, yung part of the critical and sensitive data that was retrieved or extracted by the threat actors. So kasama ho dyan ang mga datos, personal information ng mga empleyado, pangunahing empleyado ho ng DOST. Kasama rin ho yung mga information na binigay at sinabit sa kanila based on their mandate na pag nagsasabit ho tayo ng mga proposals natin, eh sinasabit natin sa DOST even way before. Kasama dyan yung mga information ng mga scientists, yung patents ho nila, yung schematics nila, yung designs ho nila. Ano po ang update dito sa pagtukoy ninyo sa mga nasa likod po ng hacking na ito? At kami ho, may malaki na ho kaming tinitingnan na grupo at mga individual na responsable sa paggagawa ng atake ito. Mm-hmm. Natukoy na namin ho sila to a certain degree of certainty, Cheryl, because of their digital signatures, digital footprints na iniwan ho nila. Pero sa kabilang banda naman ho, hindi rin ho to mga ito nahihiya na magpakilala kung sino ho sila. In fact, one of them claims to be they were hired or they were tasked to perform VAPT testing dito sa DOST system na to. Alright. So, okay, nauna na rin pong sinabi ng local hackers ang nasa likod nito base na rin sa iniwang mensahe laban sa political dynasties at charter change. Bukod po ba dyan, wala nang hininging demand ang hackers? Yun nga ho yung isa sa mga peculiarities ho, or medyo naguguluhan ho kami. Mm. Sabi ho nga natin nung umpisa, Cheryl, platform or ang sistema na in-employ nila is parang ransomware. Pero sa pagkakataong ito, wala ho silang dinidemand. Mm-hmm. Local hackers po itong mga to? We can deduce to for certain that these are local threat actors, Ma'am Cheryl. Ang hindi po ito ang unang pagkakataon na na-hack po ang sistema ng pamahalaan, and itinuturing na nga pong ito yung pinaka-grabbing pang-hack. Ano po ang ginagawa ngayon ng pamahalaan o sinubukang gawin ng pamahalaan para hindi na po ito naulit, kasi naulit na naman after ng PhilHealth? Or para po sa mga hindi nakakaintindi, yung medyo hindi po techie, mangyayari po ba? Wala pong kasiguruhan talaga na hindi na makakapang-hack at all. Wala pong ganun. Let me clarify first po, Cheryl, yung unang kong sinabi nyo na parang ito ang pinakamalaki. Yes, in terms of data storage, ito ang pinakamalaki. Pero yung significance niya hindi naman ganun kalaki. Okay. Because of most of the datas that were stored in those files or actually mga archive datas na ho. Kailangan natin tandaan ang DOST nandiyan na for the longest time. Yung mga data na pinapasok sa kanila, kaya malaki ang storage, is based on schematics, mga PDF files na hindi ho katulad doon sa PhilHealth, although 600 gig, pero sensitive data talaga yung nakuha nila. Mm-hmm. Now to answer your question, Cheryl, kung ano yung ginagawa ng pamahalaan, ever since naman ho, nung umupo ho ang panibagong administrasyon ng DICT sa pangunguna ho ni Secretary Ivan Uy, very, very progressive na ho kami at very, very proactive na kami na sa pagsupo ng sa cybercrime attacks na to. To put things in perspective, sa isang araw ho, Ma'am Cheryl, hindi bababa sa 1-2 milyong pagtangkang pag-atake sa ating mga government systems ang nangyayari. Based dun sa fact na yon, we came out at napapirmahan na ho natin at we're now trying to implement the National Cybersecurity Plan for 2024 to 2028. Pero again, we encounter some challenges. Unang-una na ho dyan is yung kakulangan ho talaga sa pondo, tsaka yung
procurement processes natin medyo matagal ho. You have to understand, itong mga hackers na to, itong mga threat actors na to are very well-funded, obviously. Mm-hmm. In the case of the OST, meron naman ho silang mga systems in place. Pero talagang ho, if you compare it to the threat actors and the technology they employ to hack the systems, very outdated na ho. Do sa ano, talagang mas superior yung technology na in-employ ng hackers. Again, those are the challenges that we are being faced by government. Pero ho, hindi ho makakausap yung publiko na hindi ho tumitigil ang DICT. You have a very working DICT with you to come up with policies and plans. Ang apila lang ho talaga siguro natin sa ating mga counterparts sa government is tulungan din ho kami that whenever they see vulnerabilities, they allow us to check their systems para naman makapagbigay kami ng opinion on how to improve their systems. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Aboy Paraiso ng DICT. Sinagot na ng black belter ang alegasyong inutusan siya ng kanilang coach na bugbugin ang dalagitang yellow belter na kasparing niya sa Bulacan. Sa panayam sa Archipelago News, nabunyag na 15 anyos lang pala ang binatilyo. Iginit din niyang wala siyang intensyong saktan ng 17 anyos na dalagita at hindi siya inutusan ng kanilang coach na mambugbog. Katunayan, kontrolado at mabagal pa nga raw siya noong makipag-sparring dahil injured din siya. Aksidente po talaga yung nangyari. Maraming pagkakataon po na may open spots pero sparring lang naman po. It's like more on study spar kaya hindi ko po siya masyadong sinisipa. Iginiit din ng binatilyo na hindi niya magagawang sadyang saktan ng dalagita. Matagal na raw silang magkaibigan at madalas pa nga raw mag-TikTok kapag magkasama. Siya rin daw ang laging kinukuhang spare mate ng dalagitang yellow belter dahil natututo umano ito ng mga technique. Hindi ko po in-expect yun na ganun po yung sasabihin niya. Kasi alam niyo, kilala na po namin ng isa't isa talaga. Matagal na po siya sa team. Varsity po. Nagulat po ako na sinasabi niya na bago lang po siya. Pinatotohanan din ng ibang teammates ng dalawa na nakasaksi sa mismong sparring na aksidente lang ang nangyari sa dalagita. Wala po akong narinig na pinabubugbog po ni coach si Yellow Belter. Sa second kick po nun, hindi pa expected na ma-out of balance po siya. So, yung follow-up kick po na nangyari is sumabay po sa momentum ng pagbagsak ni Yellow Belter. That's why tumama po talaga siya. Hindi po siya, parang hindi po siya sadya. Hiningan namin ng panig ang ina ni Jamie kaugnay sa sinabi ng Black Belter. Ang sabi niya lamang, pinauubaya na niya sa sinumang makakanood sa video at sa mga kinauukulan ang interpretasyon ng video ng training ng kanyang anak. Pinututukan na ng pamahalaan ang pagbibigay ng amnestiya sa mga rebeldeng nagbabalik loob. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang amnestiya para sa mga natitirang miyembro ng CPP-NPA-NDF sa bansa. Kasunod yan ng 5th Executive Committee meeting ng NTF-LCAC sa Malacanang kahapon. Sakop sa mabibigyan ng amnestiya ang nasa 40,000 rebelde na sumuko na sa pamahalaan. Bukod sa kanila, nakaabang pa ang nasa 1,500 paraw na aplikante. Basically gusto ng iba, alam mo naman yung Pilipino, titingnan muna nila kung maganda. Pagka once nakita nila na it become favorable to them, many will apply. Inoorganisa na ang local amnesty board na haharap sa mga nais pang magbalik loob sa gobyerno. Sa kabila naman ng pagtutol sa pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde, present pa rin si Vice President Sara Duterte Carpio sa NTF-LCAC meeting kahapon. Matatanda ang tinawag ng Vice Presidente na tila agreement with the devil ang peace negotiation sa makakaliwang grupo. She's supportive to the President and there was a very good discussion, particularly on the proposed roadmap and some actions that have to be taken. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon sa gumugulong na peace talks.
Nobyembre pa noong nakaraang taon ang magdesisyon ng pamahalaan na ituluyan kasabay ng paglagda sa Oslo Communique. The consultation is to gain some constituency on the peace process. What will be the, you know, the their comments pertaining on the process? What will be the, you know, the details of the framework and also the some of the meat of the final peace agreement. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Trending ang isang freelance artist sa Quezon City na makatotohanan ang mga ipinipinta. Yan ay kahit siya ay colorblind. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Patok online ang mga art na likha ng isang freelance artist na nakilala natin. Pero mas bibilib pa kayo sa kanya dahil siya pala ay colorblind. Hanip sa galing gumuhit ang mga kamay ni Charlie Sulayaw, 26 anyos mula Quezon City. Mapa 3D art, portrait, landscape, eggshell mosaic, mural art at painting niya, lahat realistic. Sample kay pambansang kamauman ni Pacquiao. Ito naman, parokya ni Edgar, ang linis ng pagkakagawa. Itong kay Apo Wang Odet Gat Jose Rizal, gawa naman sa eggshells. Ang lupit, di ba? Kwento ni Charlie, idol niya ang kanyang mama pagdating sa pagguhit. Kinder pa lang, mahilig na po ako mag-drawing. Nakita ko kay mama, gumagawa po kasi siya ng mga project namin. Pero maniniwala ba kayo na si Charlie colorblind? Kaya ginagawa niya noon, pinalalagyan niya ng mga label yung kanyang mga crayons. 2014, nagumpisang mahilig si Charlie na gumawa ng mga portrait gamit ang pencil at charcoal. Hanggang sa naisip niyang lumabas sa kanyang comfort zone taong 2017. Tumali po ako sa mga art group online, ma'am. Na-inspire ako sa mga anak. Sa mga realistic artists, ma'am, na nagpe-paint, gumagawa ng iba't ibang medium na color pencil, kahit ano, ma'am. Kasi di ko pa po naisip gawin talaga yun eh. Pero nung nakita ko po yung ibang co-artist na gumagawa ng live, tapos color, doon ako nakaano eh. Lumakas yung confidence ko eh. Ngayon, full-time freelance artist na si Charlie. Pero aminado siyang minsan may nagdududa. Minsan pa sa kanyang pamilya. Pag nagtagal ba, may mabibili ko ba yung mga gusto ko? Siyempre, yung bata pa po ako nun, mas inisip ko pa rin yung kung saan ako masaya eh. Parang wala pa po akong goal eh. Pero dumami na rin daw ang kanyang mga sideline at unti-unti ay nakakatulong na rin siya sa pamilya. Minsan sa post po sa Facebook, ang dami nang nag-react, nag-share, nagiging proud po sila. Sabi nga ni Charlie sa buhay, dapat hindi tayo takot na sumubok, lalo na sa mga bagay na ikakasaya natin at gustong-gusto nating gawin. Mobile Journal, Yera Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Ngayon, taginit, patok na namang pasyalan ang probinsya ng Palawan. Hindi lang yan dahil sa magaganda nitong tanawin, kundi dahil sa exotic na pagkain. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Bukod sa magagandang beach at tanawin sa paligid ng Palawan, tampok din ang exotic food na tila ba ay malauod ang itsura. Katulad ng balot, kaya nyo ba itong kainin? Sa paglilibot natin sa Puerto Princesa, Palawan, hinanap natin ang sikat at dinarayong uod na kinakain na tamilok na makukuha sa mga patay na kahoy. Opo, malauod po. Mabuti na lang at nakasama natin ang locals na sina Kuya Mark Jericosa, Kuya Kokoy Reyes at Kuya Junior para ilibot tayo sa kahabaan ng mangroves na ito sa Bukana, Iwahi. Kwento naman ni Kuya Kokoy, dati ay puno raw ng alimango at iba pang laman tubig ang lugar na ito. Pero dahil dumami na ang mga turista at residente, kinakailangan na ng extra effort para ma-preserve at sustain si inang kalikasan. Mahigpit daw na binabantayan ang mga fishing practices sa lugar. Kailangan natin yung lamang dagat na ano, pangalaga natin yung kalikasan. Habang may malasakit tayo sa ating kalikasan, mahalin natin kasi dyan tayo kumukuha ng kinakain natin. Tatawag. Buhay. Matapos ang ilang minuto ng pagmamasid at pagsilip sa mga patay na kahoy na tinitirhan daw ng mga uod na ito, nakahanap na tayo ng mga hugutin. Sana makuha natin ng buo itong tamilo. Fresh na fresh pa siya. Dito ako po hugutin. Opo, yan ma'am.
Oh! Ay, naputol. Pero napakahaba. Tamilo. Meron pa. Ito pa siya. Ganyan siya kahaba. Oh. Mm-hmm. Yun. Parang nakaipit na. So, meron pa tayong nahahatak. Naipit lang talaga siya dito sa loob. Oh, grabe. Mahaba. Ayan, naka-ani na tayo. Dami na. Pagbalik natin sa Pampang ay nilinis at sinawsaw na natin sa suka at kalamansi, kinilaw style, ang mga tamilok na nahuli natin. At heto na nga, tasting game na. Kain na po tayo. Kain. Ano ito? Kain lang. Isang bagsakan lang. Okay, game. Stop. Hmm. Okay. Oh. Para siyang ano, yung kulay puti mismo ng rambutan, para siyang ganun. Oo, ma'am, ganun po. Ayan, matamis, oo. Oh. Okay, masarap siya. Bagay siya na may suka. May pagka-slimy lang siya. Isipin niyo na lang siya para na lang din siyang tahong na napakahaba. Ganun yung consistency niya, yung pagkalambot niya. Pagkakain ka ng tiyan ng isda, tiyan ng bangus, may pagkaganun, may similarity yung lasa niya. Ayan, ha? Proof of life yan, ha? Isa pa yan. Mmm. Hap. Approve. Quick trivia. Parte raw ang tamilo ng Oyster Family. Ang kinaiba lang, wala itong shell. Kaya sa mga kahoy, naghahanap ng tirahan. Tinatawag din itong woodworm kahit nga hindi naman talaga uod. Sinubukan din natin ang mga fresh talabah na napitas natin mula sa mangroves. Maalat at masarap pag may suka. At para lang itong sabalot, try it to believe it, mga kapatid. Huwag matakot sumubok ng mga exotic foods tulad ng tamilok. Malay nyo, magustuhan nyo rin. Basta maging handa lang sa thrill at adventure na makukuha mula rito. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, proud mama si face-to-face host Carla Estrada sa kanyang anak na si Daniel Padilla. Sa isang Instagram post, sinare nga ni Mama Carla ang larawan ni DJ na may caption na, "Congratulations, anak!" Wala siyang ibinigay na iba pang detalye tungkol dito, no? Bukod sa salitang, "Soon!" Una nang pabalita, no? Ang pagbubukas ng bagong negosyong kainan ni Daniel sa Dubai noong nakaraang buwan lamang. Noong Pebrero naman, muli siyang pumirma ng kontrata sa Star Magic. So, ano kaya yung soon na yan? Malalaman natin, o diba? Pero eto ha, excited na ba mag-Sabado ang lahat? Dahil bukod kasi sa weekend, special po ang episode bukas ng Eat Bulaga sa TV5 dahil it's National Barangay Day. Let's watch this! Mga kabarangay, magsahe ng maaga! Something big is about to happen ngayong Sabado sa Eat Bulaga. It's not just an ordinary day dahil it's National Barangay Day. Kaya ang tanong, present ba kayo bukas mga kapatid? Present ako! Present ako! Present ako! Abangan ang mga pasabog na sorpresa at exciting prizes bukas sa Eat Bulaga. But wait, there's more. May isa pa kasing good news para sa Signal and Satellite subscribers. Libre na kasing mapapanood ang TV5 sa inyong TV boxes kahit walang load. Buksan na ang inyong TV box at mag-tune in sa TV5 para sabay-sabay nating mapanood ang National Barangay Day bukas sa Eat Bulaga. Mga kapatid, yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita ang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.